Hello guys, this is Mark Marcelo from Filipino Tech Addict, and we will not review a phone today. We will do a parang walkthrough sa isang application. Ang tawag nun sa application nun ay Lazada. Sa Lazada, yan, napindot. Ayan, yung Lazada app, ito. So, ang Lazada ay, Lazada is an online store. Matagal na siya dito sa Philippines. Actually, mas naging aggressive lang ang Lazada sa marketing lately kasi more and more people have no time going to the mall. Alam mo yung as you can see, nakikita nyo naman yung marketing ads nila, yung ads nila sa TV na parang parang effort kung bibili ka sa mall, it takes really time. Eh lalaki ng mga malls natin, 'di ba? So, may mga tao kasi na walang time na pumunta ng mall. Kasi dahil late na sa trabaho, paglabas nila ng work, ang mall hanggang 9 lang. So, dito, at least ang Lazada, 24 hours. Pwede kayo mag-shop, tapos pwede nyo i-proceed ang pagbili. Shop lang kayo kung gusto nyo i-shop, shop lang, ganun. Tapos pwede nyo nabili. So, isa ako sa mga bumili sa Lazada ng item. At in fact, at this my phone Rio, itong ginagamit kong phone, itong my phone Rio is I bought this from Lazada. So, binili ko to last Monday. Basta last Monday. So, last Monday, last week Monday, and then dumating siya ng Tuesday the following day. So ganun siya kabilis. Basta may stock daw, sabi nung nakausap kong courier, basta may stock, mabilis. Pero it can take up to 10 days kung wala silang stock, pero they can get one. Halimbawa, wala dito, halimbawa sa abroad yung item na gusto niyong bilhin, mga 10 days at the most. And matatrack nyo yun kasi may tracking number kayong bibigyan kayo ng tracking number. Tapos merong website ang Lazada to track your orders. So, updated kayo. Okay? So, anyway. So, ito yung Lazada app. Wait lang. So, anyway. Ito yung Lazada app. Pag open nyo ng Lazada app, kung bagong install lang yung app sa inyo, papipiliin kayo ng country, piliin nyo Philippines. Pero sa akin, dahil napili ko na, at nakalagin na rin ako ng aking account. So, ayan, dumidiretso na siya sa homepage. So, ito ang homepage ng Lazada. You have to create an account. As you can see, naka-sign in ako. Ayan yung ano ko, so, option to sign out. So, as you can see, dun sa app, meron na siyang mga top sellers, mga mabilis sa kanila. Ayan. So, gusto nyo ng bag, gusto nyo ng monopod, or ng iba pang devices, meron siya. So, ano yung mga categories niya? So, marami. Meron siyang tablets, computers, consumer electronic camera, health and beauty, home and living, toys, kids and babies, watches, travel and luggage, sports and outdoors, media, games, music, fashion. So, kumpleto. So, may damit, may relo, may pang bahay, may pang health and beauty, may home appliances. So, kumpleto ang, para siyang mall talaga. Eh, since tayo ay isang tech website, so doon tayo pag-focus sa pagbili ng gadget. Ngayon, turo ko kayo paano bumili. Pero hindi tayo bibili. Wala na akong pera ngayon. Anyway, basta bibigyan ko lang kayo ng walkthrough. So, pinindot ko yung mobiles and tablets. Ngayon, kung bibili kayo ng cellphone, click mobile. Then, ano klaseng cellphone? Basic phone, feature phone, smartphone. Smartphones under 5,000, may ganun. So, nasa inyo yan. So, pili natin muna smartphone. Smartphones. Then, pwede kayong pumili kung
anong, kung gusto nyo i-sort out pa yung specific na gusto nyo, lalabas yun. Pero in this case, ako brand lang naman ako. So, brand, lahat ng brands, meron sila. As you can see, meron siyang Acer, Alcatel, Apple, Arc Mobile, BlackBerry, Cherry Mobile. Kahit yung mga hindi kilala, CKK Mobile, Coolpad, Cube, yan, yung Ecotec, Elephone, Gmate, Kincom, Logitech, okay, may MySaga, NewsMy, mga other na hindi masyadong kilala nandyan, and other well-known local and international brands like Star Mobile, local brand, nandyan, SKK Mobile, nandyan, oh, Nova 7 Tech, nandyan, MyPhone, nandyan. So, marami sa inyo naghahanap ng MyPhone Rio. Alam ko yan. So, click natin ang MyPhone, apply filters. So, ayan. Lumabas na lahat ng MyPhone. So, nangunguna ang MyPhone Rio. Ayan. So, merong, ang, kung napapansin nyo, maraming MyPhone Rio. Rio. Kasi iba-iba ang kulay niyan. So, merong MyPhone Rio dito na tingnan natin kung anong kulay. So, ito black version. So, you can view the yung itsura kung ano ba, type nyo yung kulay ng phone. Tap. Pwede nyo i-zoom. Gusto nyo. Wala siyang ibang, ano, wala siyang ibang picture. Anyway, so, pwede nyo tignan pa anong kasama sa box, features niya. Mawa, ayaw nyo yung black. Hanap tayo iba. Tingin tayo dito. Ito. White. White naman. So, kung meron siyang color, tulad yan, white. So, may white siya. Ayan. Yan ang itsura ng white variant. At kung, alimbawa lang, example lang, nagustuhan nyo siya, tingnan nyo muna kung in stock. So, nakikita nyo, nakalagay, in stock. Ayun. In stock na siya. So, ibig sabihin, may stock siya. So, bibili na natin. Kung bibili natin, add to cart. Ngayon, one item was added to your shopping cart. Ngayon, if you want to continue shopping, click continue shopping. Kung gusto nyo nang bilhin yun, go to cart. So, go to cart, proceed to checkout. So, may option kayo to delete. Nasa inyo yan. So, ayan ang presyo. Sinasabi niyang in stock at ang quantity. Then, proceed. Sa pag-proceed nyo ng checkout, dahil ako may account na, lalabas na yung aking address. So, ayun ang pangalan ko. Tapos, yun yung address nandiyan sa likod. So, kung bago kayong Lazada shopper, hindi yan lalabas. Ang lalabas, hingan kayo ng new address. So, wait lang. Kung lalabas, kung bago kayo, ano, ganito ang lalabas. So, hingan nila kayo ng mobile number, complete address, tapos kung ano, kung saan siya probinsya, bawa, lalagay nyo kung Metro Manila o whatever, ganun. May Metro Manila, Makati, ganun. O, click. Lalagay nyo dito yung street address ninyo, tapos yung municipality and barangay. So, ganun lang yon. Tapos, halimbawa, tapos na kayo, click nyo lang yung continue. Tatanungin na kayo ng mode of payment. So, kung cash on delivery, payment using credit card or debit card, or PayPal. Siyempre, marami sa inyo mag-hesitate gumamit ng credit card. Or kung gusto nyo gumamit ng credit card, para hindi na kayo mag-exchange ng pera ng doon sa courier, doon sa magde-deliver, click nyo yung credit card. Pero ako kasi, mahirap lang ako, wala akong credit card. So, nang cash on delivery ako noon. So, cash on delivery, pay using your cash on delivery service, payment is done directly to the courier upon delivery. So, continue. So, lalabas na ang ating kumbaga, it is ready to go na. So, kung bibili tayo ng MyPhone Rio, white, quantity isa,
Total price is 4,999. At kung makikita nyo yung delivery charge, it's free. Yes, it's free. So, free siya. So, wala siyang delivery charge. Then, if you want to place your order, tapos makikita nyo sa baba yung billing address nyo. Tapos, place your order. Pag place na ng order, yun na yun. Hindi ko na siya pwedeng gawin kasi wala akong pera pambayad. So, pag kinlik nyo yung place your order, ang mangyayari dyan, ibibigyan kayo ng tracking number, tapos bibigyan kayo ng instructions, at itatext kayo doon sa number na pinrovide ninyo kanina, doon sa pag-fill up ng instructions nyo on how to track your order. And bibigyan kayo ng number, kung anong number ang customer service numbers nila, so to, para matutok ninyo yung delivery. Okay? So kung halimbawa tapos na, dumating na, na-deliver na, bibigyan kayo ng dalawang papel ng Lazada. Isang, meron tayong tinatawag na return form. Yan. At saka, yung kanya mismong copy ng resibo. So, kung gusto nyong, halimbawa lang, nagkaroon kayo ng problem sa phone ninyo or dito sa product na binili ninyo, hindi nag-work or something, halimbawa may defect, wrong item, does not fit, or whatever, or kung damit yun, hindi nag-fit, halimbawa large yung in-order nyo, alam nyo, large kasa nyo. Tapos, pag yung damit na binili nyo, hindi nagkasa sa inyo, fi-fill up nyo lang yung form. So, dito 'yon. So, meron na kayong nandito na yung address ninyo tsaka yung ano niyo. Tapos nandito yung sa Lazada. Yan, ito yung address ng Lazada. Tapos ito naman yung item na binili niyo. Tapos kung bakit niyo susole? So, may reason codes. So, is it damaged, defective, missing, wrong item, does not fit, not as expected, or unsatisfactory, a website error, change mind. So, pag ganon, meron kayong refund na makukuha. Refund details. Ayan, may refund details kayo. Ngayon, bibigyan kayo ng instructions on how to... Ito. Ayan. To return a product, please log into your account. If unable, please print a copy of this return form or fill out a completely including the refund details section, as the information will be needed in case your desired placement is out of stock. Bring the form together with the package to any LBC or to-go branch and advise that return is for Lazada. Please ensure that returns are packed appropriately. LBC and to-go may refuse if package does not meet the requirements. So, at least meron kayong peace of mind. So anyway, tandaan, ganun lang ang pag-order sa Lazada. Pwede rin naman sa mismong website. So merong website, lazada.com.ph. Pero bakit pa kayo maghanap ng computer? Pwede naman sa cellphone. So mag-cellphone na lang kayo. So kung tapos na kayo umorder, limbawa, may in-order kayo, balik lang kayo dun sa menu, ito yung menu dun, tapos click nyo to, ayaw niya, ayun po eh, ay sorry, okay, ayan, kung tapos na kayo, limbawa, hindi nyo pala bibilin, pero nasa cart nyo, pero hindi nyo bibilin, delete lang, remove item. See, ganun lang kadali. So, ganun lang kadali ang paggamit ng Lazada app. So, ako, my advice to you guys is to use it. Madali lang naman. So, anyway, this is Mark Marcelo from Filipino Tech Addict. Thank you for watching.